sa iilang buwang pagsasama nila, masasabi ni Pamela na kilala na niya si Valerie ng mabuti. Bigla ito kumagdesisyon, pero pinangatawa nito. Wala na siyang ibang pwedeng gawin kundi ang magkunwaring nauunawaan ang naging desisyon nito at makikisimpantiya at maaawa kay Arvin. Di ba dapat ay matuwa siya dahil binibitiwan na ni Valerie si Arvin? Pero nangingibabaw sa kanya ang awa rito dahil sa ginawa ng kanyang kaibigan. Dahil kung siya ang naging si Valerie, hindi niya tatalikuran ng ganun si Arvin. Hindi sinasadyang nagkita sila sa simbahan ng mama ng binata. Ayon dito'y ipapadala sa States ang binata para doon ipasuri. Baka sakaling maibalik pa ito sa dati. Utyok ng damdamin, lakas loob siyang nagsadya sa bahay ng binata sa Green Hills para dalawin at kausapin ito. Gustong-gusto niyang aluin ang nasaktang damdamin ng binata. Ngunit, ibang Arvin ang nakaharap niya. Ang Arvin na may galit na anyo. Ang Arvin na puno ng bitterness. Inutusan ka ba ng kaibigan mo para palubagin ang loob ko? May puot sa tining nito. Hindi nakatingin sa kanya. Sakay ito ng wheelchair nang makita niyang pinauusad ito ng mag-isa at parang kinurot ang puso niya. Namimigat ang puso niyang makita ng lalaking kailan lang ay tumatawag ng pansin at paghanga sa lahat ng kababaihan ay nakakulong sa silyang digulong. Sa halip na lumapit ito sa kinauupuan niyang isahang sofa sa maluwag na salas, ay dinalito ang wheelchair sa tabi ng sliding glass door na palagos patungo sa swimming pool area. "Hindi ako inutusan ni Valerie dito," sabi niya sa binata habang hindi inaalis ang tingin dito. "Napakasakit ang ginawa ng kaibigan mo sa akin, Pamela," anito sa mabigat na tinig. Habang nagsasalitay, nakatingin sa kinaroroon na swimming pool. "She threw me away just when I needed her most. I was so disappointed with her. Sayang lang palang pagmamahal kong binigay ko sa kanya." Umiling-iling si Arvin sa kasya ni Lingon. "Pinakita niya lang kung gaano siya kababaw." Narinig ni Pamela ang sunod-sunod na pagbubuntong hininga ni Arvin. "Ganun ba talaga kayong mga babae, ha, Pamela?" Bahagyang napapitlag ang dalaga sa kinauupuan. Pati ba siya'y nadamay sa galit ni Arvin kay Valerie? I'm sorry for what happened, Arvin. Ako man, hindi ako paboros sa naging desisyon niya. Pero wala akong karapatan na impluwensya ng mga desisyon niya. May bahagyang panginginig sa boses niya. Ewan kung bakit kailangan siyang makadama ng takot kay Arvin. Pakiramdam niya ay sa kanya na ito pinabato ang lahat ng hinanakit niya kay Valerie. "She's nothing but trash. Hindi ko siya pinanghihinayangan. What hurt me the most is the fact na niwala akong mahal niya ako ng totoo, as I deeply love her." Bakit nga ba kailangan siya ang tumanggap ng lahat ng panlumbat ni Arvin kay Valerie? "Sabihin mo sa kaibigan mo, Pamela, kapag nakalakad ako ulit, kapag naayos na yung mukha ko, she will regret for the rest of her life." Mariin at punong-puno ng hinanakit na sabi ni Arvin. Pinausan nito ang wheelchair. Pagdating sa tapat niya ay tumigil ito. "What really brought you here, Pamela? Para alamin kung ano magiging reaksyon ko? Kung nagkumita ako ng suicide pagkatapos ng ginawa sa akin ng mahal mong kaibigan?" Saad ng binata na punong-puno ng hinanakit at sarkasmo. Walang masabi si Pamela kundi umiling na lang.
hindi niya inaasahan. Sa sobrang hinanakit ni Arvin kay Valerie, ay madadamay siya. Bigla ang pagbabago kay Arvin. Suddenly, he became so cold and contained. I don't think I have any business with you, Pamela. Tell me, what really brought you here? Tuluyan nang inurungan ng dila si Pamela. Bakit nga ba siya narito? Maamin ba niya kay Arvin na nagpunta siya rito para damayan siya sa depresyon nito? Para makihati sa iniinda nito na dulot ni Valerie at para makita ito bago ipagamot sa Amerika. Salamat kung awa ang nagdala sa iyo rito. Kung sakaling hindi ka talaga inutusan ni Valerie para tingnan kung gaano kalaking damage ang ginawa niya sa buhay ko. Ang pangit ng anyo ko. Tingnan mo, ito ang itsura ko after ng aksidente. Pero hindi ko kailangan ng awa ngayon. It won't help me anyway. Napakagatlabi si Arvin. Bagamat nasa mukha ang pinagsamang pait, puot, at hinanakit. Ngunit mababanaag pa rin sa kanya ang katatagan nito. Ito pa rin ang lalaking puno ng disposisyon. Nasaktan nga lang marahil sa ginawa ni Valerie. Matagal nang walang nagsasalita sa kanila. Nakatingin sa malayo si Arvin habang si Pamela ay nakayuko. At hindi na natagalan ng dalaga ang sitwasyon. Wala na ang dating giliw sa kanya ng binata. Damang-dama niya ang palalamig nito. Noon niya inasam na sana'y wala siyang naging kaugnayan sa babaeng nanakit sa damdamin nito at sumugat sa male pride nito para hindi siya nadamay sa hinanakit nito kay Valerie. Nagusa na lang siyang magpaalam. I have to go, Arvin. Aniya habang nakatitig sa mukha at kabuuan ng binata. Gusto niyang pagsawain ang paningin dito dahil alam niya baka matatagalan pa ito bago muling makita o baka mamalagi na nga ito sa Amerika lalo't hindi magiging successful ang operasyong sinagawa dito sa Pilipinas at iyon ay ayon sa mama ng binata. Adios, Pamela. Ganun lang ang tugon nito. Malamig, walang kalakip na pasasalamat, walang himig ng appreciation sa pag-aalala. Pumangit na ba ang tingin nito sa lahat ng babae kung ganon? O ayaw lang nito na kinaaawaan dahil nasusugatan ang male pride nito at naiinsulto ang kanyang pagkalalaki? Pasensya ka na kay Arvin, iha. Paghingi ng paumanhin ni Mrs. Romualdez nang ihatid siya nito hanggang sa labas ng gate. I truly understand him, ma'am. May hinanakit si Pamela kay Valerie. Yun ang nararamdaman niya pero sinikap niyang itago sa kaibigan. Hindi niya nakakalimutang siya'y nakikitira rito. Binigyan ng trabaho at pinagkatiwalaan at ayaw niya magkahinala ito na may pagtingin siya kay Arvin. Umalis na pala si Arvin. Naangkat nito kinaumagahan. Kagigising pa lamang nito habang siya gumagayak para pumasok sa university. Magpapagamot yata sa States? Well, ang medisinya sa ibang bansa ang nakakagawa ng milagro. Sana nga maayos pang mukha niya at makalakad pa siya. Sincere ka ba yan sa sinasabi mo? Welta niya kay Valerie. Napaamang itong napatitik sa kanya. Kung magsalita ka, parang hindi ko minahal si Arvin. Minahal mo nga ba? Hindi niya na isatinik ang gusto niyang sabihin. Pam, don't look at me na para bang napakasama ko dahil sa ginawa kong pakipag-break kay Arvin. He feels so low now, Valerie. Para bang nakadapa na yung tao. Tinatadyakan mo pa sa halik na ibangon. Ano bang karapatan niyang sumbatan si Valerie? Pero
Bakit niya ginagawa ngayon? Bakit ko pa siya paasahin kung tagal nawawala na ng feelings ko para sa kanya? Saka na ako makikipag-break sa kanya kapag matagal na siya naka-wheelchair, naka-maskara. Ganon din yun. Doon din pupunta yun. Pakumpas-kumpas pa sa hangin ng mga kamay ni Valerie habang ine-explain ang side niya. Minahal mo lang siya pala nun dahil sa kagwapuhan niya. Dahil matikas siya at nakakapaglakad, nakapag-drive, at kaya kang dalhin saan. You were the proud girlfriend of a very gorgeous and dynamic wealthy man. My God, Pamela, don't preach! Napalakas ng kaunti ang boss ni Valerie. Kumuha ng sigarilyo at nagsindi. Humit-hit at nagbuga ng usok. Aircon itong condo unit mo. Baka nakakalimutan mo. Paalala ni Pamela. Natitense kasi ako sa'yo. Anito sa malumanya na tinik. Alam kong hindi mo na gusto ng ginawa ko, Pam. But I'm expecting na maiintindihan mo ko. I have no intention of being tied down to a man na hindi ko alam kung makakalakad pa o kaya ko pang pagmasdan or even touching his face. I'm just being practical and realistic. Bakit pa kailangan magdiskusyon tayo about it? Tumawa ng mahina si Pamela para disimulahin ang namamagitang hindi magandang pag-uusap na yon. I'm sorry, Pam. Napataas ang boses ko. Alam ko namang kakampi kita eh, di ba? Mas importante nga pala sasabihin ko sa'yo. Naupo ito sa tabi na kinauupuan ni Pamela. May opera ko sa Europe. Opportunity like this knocks only once. And I wanna grab it. Ito na ang break na hinihintay ko. Kaya matatagalan siguro ako mawawala ulit. Gaano katagal? Mga 3 months? At pwede tumagal pa. Depende sa maging success ng fashion shows. Etang boutique mo, paano? Iyon nga sasabihin ko sa'yo. Sa tingin ko, kaya yun ang patakbo ni Sandy yun. Gagawin na kitang industrial partner. Ikaw nang bahala sa lahat. Kung ano man nakikitain ng mga boutiques, paghahatiin natin. Palalaguin mo yun, ha? Total, management ng course mo, I would suggest na kumuha ka ng course in fashion designing. Seryoso ka ba, Valerie? Nananan siya ang tingin ni Pamela sa kaibigan. Of course I am! Ayokong bitawa ng mga boutique, pero ngayon nagbo-boom ang modeling career ko. Inagaw na nito ang panahon ko at atensyon. Naiisip ko, nandyan ka naman. Alam ko maaasahan ka. Habang wala ako, bahala ka na. Sa negosyo, sa kotse, pata dito na rin sa kondo. Total, you're more than a friend to me. Nangiti nang may lungkot si Pamela. Nakakatuwa sana ang pinapakita na tiwala sa kanya ng kaibigan. Biruin mong sa kanya iiwan at ipagkakatiwala ang lahat habang wala ito. Kaya nga lang, magkakalayo na sila. Kung hindi lang dahil sa boutique at kung hindi dahil nag-aaral ka pa, gusto ko sanang isama ka para makapag-travel ka naman. Pero hayaan mo, kapag nagkaroon ng pagkakataon, isasama kita sa mga short modeling stints ko. Okay ba sa'yo? Nagyakap ang magkaibigan bago naalala ni Pamela na malilate na siya sa klase niya. Mag-aral ka ng mag-drive ha, para magamit mo yung kotse. Pahabol ni Valerie habang paalis ang kaibigan. Makalipas lang ang 2 linggo, ay umalis na naman si Valerie papuntang Switzerland para sa isang modeling contract. At tulad na napag-usapan nila, ay sa kanya nito inhabilin ang lahat. Naging busy siya dahil bukod sa graduating siya, ay naasikaso niya ang 2 branches ng boutique. Nawawala na siya ng panahong isipin pa si Arvin. Pero hindi pa rin. May mga pagkakataong sa gitna ng kaabalahan niya o pag-iisa, ay para niyang nakikita ang magandang mukha ni Arvin. O kahit na ang pangit na mukha nito na sinira ng aksidente. Hindi nagbago ang paghanga niya kay Arvin sa kabila ng malaking pagbabago nito. At iisa lang ang ibig sabihin. Mahal niya si Arvin. Minahal ka agad.
minahal ng lihim at minahal siguro ng higit sa pagmamahal ni Valerie. Kung naging siya lamang si Valerie, hindi niya tatalikuran si Arvin, lalo na sa panahong kailangan siya nito. For the first time, umibig siya as isang lalaking ang mahal ay ang kaibigan niya. Kung saan siya dadalhin ang damdaming ito, bahala na. Naku naman oh, kung kailan pinakawalan ni Valerie si Arvin, saka naman yata naging woman hater tong lolo mo. Paano pa kaya magkaka-chance ang love story nitong si Pamela at si Arvin kung sa Amerika na si Arvin mananatili? Eh, paano naman kung pumogi uli si Arvin? Babalikan pa ba ito ni Valerie? Ito pa po ang ating mga abangan. Mali po tayo magkita-kita sa mga susunod pang episodes. Maraming salamat po!